Mapagpalang araw po mga kapatid kay Kristo. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Napakahalaga po ang araw na ito dahil araw po ng ating Diyos. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita, papurihan ang pangalan ng ating Diyos. At salamat sa Panginoon dahil ibinigay niya ang araw na ito mga kapatid. So sana po ay excited tayong laging mag-aral ng salita ng Diyos. Sikapin nating makinig at pagbulay-bulayan, pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ating batayang teksto sa ating pag-aaral sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Mateo chapter 22 verses 15 hanggang 22. Mateo chapter 22 verses 15 hanggang 22. Na ganito po ang sinasabi mga kapatid. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, "Guro, nalalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang pag-ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit nais ninyo akong hulihin? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambuwis." At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. "Kanilong larawan at pangalan ang nakaukit diyan?" tanong ni Jesus. "Si emperador po," tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kaniya at sa Diyos ang para sa Diyos." Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat mga kapatid kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat dahil muli kami ay makapag-aral ng iyong salita. Lord, samahan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo. At naway marami po kaming matututunan at ang matututunan namin dakilang Diyos ay tumimo sa aming mga isipan, sa aming puso at maisabuhay namin lahat ng mga ito, dakilang Diyos. Lord, tinataboy namin ang anumang plano ng kaaway. Ikaw po ang maghari sa bawat isa. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay makapag-aral ng iyong salita through this YouTube, dakilang Diyos, through online, dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen at Amen. Mga kapatid kay Kristo, kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong mga buhay? Kumusta po ang buhay espiritual ninyo? Mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-aaralan sa linggong ito. At ito po ay pinamagatan kong untrappable. Untrappable. Pag sinabing untrappable, impossible to trap. Imposibleng mahuli sa patibong ng kaaway. Imposibleng masilo ang kaaway. San ba minsan ginagamit yung trap? Naalala ko yung Tom and Jerry na palabas sa mga bata. Si
Jerry ay lagi niyang trinatrap si, o si Tom ay lagi niyang trinatrap si Jerry. Ano po? Para mahuli. Pero ibahin natin ang Panginoong Jesus. Siya po ay untrappable. Ang evil plan, yung plano ng kaaway ng mga Pariseo ay mahuli si Jesus sa kanyang pananalita. Sila ay nag-usap-usap para mahuli o kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Maraming pagkakataon, mga kapatid, na plinano nilang siluhin ang Panginoong Jesus, pero hindi po sila nagtatagumpay. So muli sa ating teksto ay nandito yung evil plan, masamang balak ng mga Pariseo sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. So, nagsama pa sila, ano? Sinama pa nila yung tagasunod ni Herodes, Haring Herodes. Ang sabi ng mga sugo, nung nakapunta na sila kay Jesus, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa mga tao." Yun po. At ang kasunod nito ay tinanong ang Panginoong Jesus ng mga sugong ito. Ang sabi nila, "Ano po sa palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Ano po sa palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" Alam ni Jesus, mga kapatid, ang kanilang masamang layunin. Kaya sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit nais niyo akong hulihin? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambuwis at ipinakita nga ang isang salaping pilak." Mga kapatid, sabi, "Kanilong larawan ang at pangalan ang naukit diyan?" Tanong ni Jesus. Sabi nila, sagot nila, "Sa emperador po." Kahit ang sabi ni Jesus, mga kapatid, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kaniya at sa Diyos ang para sa Diyos. Mga kapatid, ang title po ng ating pag-aralan ngayon ay Untrappable. Untrappable. Pag sinabing untrappable ang Panginoong Jesus, His word is from God. Ang mga salita ng Diyos ay galing sa Kanyang Ama. Ang mga salita ng ating Panginoong Jesus ay galing sa Diyos Ama. Kapag ang salita ay galing sa Diyos Ama, very powerful po iyon, mga kapatid. Kailanman ay hindi masisilo ang Panginoong Jesus dahil guided and guarded siya sa Word of God. Ano po? Guided and guarded siya sa Word of God. So mahalaga, mga kapatid, na maalam tayo sa Bible, sa nilalaman ng Bible, para hindi tayong masilo sa patibong ng kaaway. Kasi kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, hindi malabong manaig ang kaaway sa atin. Andiyan lang yung kaaway. So kailangan maalam tayo, ulitin ko po, maalam tayo doon sa salita ng Diyos. Pangalawa, untrappable po ang ating Panginoong Jesus dahil He teaches the way of God. Nagtuturo siya doon sa
nais ng Diyos in accordance of truth, sa katotohanan. Ang sabi dito ng mga sugo, Guru, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa mga tao. So, yung aral na pinapangaral ng Panginoong Jesus sa mga tao ay galing sa Diyos Ama. So, kapag galing sa Diyos Ama, hindi maliligaw ang tao. Nandun yung gabay at patnubay niya sa Panginoong Jesus. Kailanman ay hindi mananaig yung kaaway sa ating Panginoong Jesus. Ganon din tayo mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, tayong nakakilala sa Diyos. Kapag may gustong gawin yung kaaway, itatrap tayo, hindi tayo matatrap dahil yung aral ng Diyos ay alam natin. Then pangatlo mga kapatid, untrappable ang Panginoong Jesus dahil He is wise. Diba siya ang Diyos ng karunungan? Siya ang Diyos ng karunungan. Maalam ang Panginoong Jesus. Madami siyang alam. Paano maaring maging patibong ang itinanong nila kay Jesucristo? Diba yung tanong nila ay, ano po ang palagay ninyo na ayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Dahil marunong ang Diyos, hindi niya sinagot yung tanong ng mga sugong ito at alam niya yung masamang layunin nila. Kasi kung sinabi ng Panginoong Jesus na dapat lamang magbayad ng buwis, kapag ganun yung sinabi niya, maaring siya ay paratangan ng mga Pariseo na panig sa mga Romano at taksil sa kanyang mga tao. So ulitin ko mga kapatid ha, kapag sinabi niyang dapat lamang magbayad ng buwis, maaari siyang paratangan ng mga Pariseo na panig sa mga Romano at taksil sa kanyang mga tao. At kung sinabi naman niya na hindi dapat magbayad ng buwis, maaari siyang akusahan ng mga Pariseo ng pagtataksil at isumbong siya sa mga pinuno ng mga Romano. So san siya lulugar ano? So kasi kumukuha ng butas yung mga Pariseyong ito. So namangha ang mga sugo nang marinig ang paliwanag ni Jesus. Ano yung paliwanag niya? Ulitin ko po. Ibigay ninyo sa emperador ang para sa kaniya at sa Diyos ang para sa Diyos. Wow, galing. Very powerful. Makita natin doon yung karunungan na taglay ng ating Diyos. Mga kapatid, isang aral din sa atin na yung responsibility natin bilang citizen sa ating bansa, then we need to do our duties and responsibilities sa kailangan magbayad ng buwis. Separate, di ba? Yung state and church ay separated. So, yung buwis sa ating bansa dapat ibinibigay natin. Separate doon yung ibibigay natin sa Diyos. So, kung para sa bansa, ay para sa bansa. Ibigay natin yung ating buwis. Yung para sa church, ay ibigay natin yung sa church. Mga kapatid, naniniwala tayo na ang Diyos ang nagtalaga sa mga namumuno sa ating gobyerno, sa ating bansa.
nawa nandun lagi yung paggalang natin sa kanila. Di ba sabi sa Roma 13, nandun yung paggalang sa pamahalaan. Inilukluk ng Diyos ang ating mga leader sa ating bansa. Mahalaga sa atin bilang mga alagad o disipulo ng Panginoong Jesus na maging mabuting mamamayan at sumunod sa mga batas ng ating bansa. So mga kapatid, ang makita natin dito ay kailanman ay hindi masisilo, hindi matatrap ang ating Panginoong Jesus sa plano ng kaaway. At ganun din po tayo. Hindi po tayo matatrap sa plano ng kaaway. Hindi po tayo mahuhuli sa patibong ng kaaway kung tayo ay guarded, guided sa salita ng Diyos at kung tayo ay lubos na nagtitiwala sa ating Diyos na lumikha sa atin. Mga kapatid, lagi nating sikaping alamin ang salita ng Diyos, ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at lagi nating maging modelo ang ating Panginoong Jesus. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa linggong ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat dahil muli kami ay nakapag-aral ng iyong salita. Salamat sa lahat-lahat ng ilang Diyos. Naway maging baon namin ang iyong mga salita para tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat dahil ipinakita ng Panginoong Jesus ang kabutihan niya. At dakilang Diyos, siya po ang best model ng aming buhay, ang iyong anak na si Jesucristo. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo ang aming pagkatao. Patuloy na ingatan, pagpalain at kaligtasan po ang pagkaloob mo sa aming mga pamilya, sa aming mga kapwa, sa mga iglesia na aming kinabibilangan, ang Jesus the Nazarene Methodist Church, ang Maranatha Methodist Church, ang Iglesia Methodista sa Pilipinas. Lord, ang bansang Pilipinas, ang buong mundo, maghari ka Panginoon. Iparanas mo ang kagalingan na nagmumula lamang sa iyo. COVID-19 will end now. Naniniwala po kami sa kapangyarihan mo, dakilang Diyos. Aming Diyos, kami po ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen. At Amen. Mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos. God bless you all and keep safe always, mga kapatid.